pagkarelasyon si Tatay Carlito Galang na 81 years old. Meron okay. po siyang girlfriend na si alias Sofia na 14 anyos. Whoa. Ngayon, Idol Rafi, ito na po ang reklamo. Lumapit po sa ating tanggapan, ito pong kanyang apo ni Lolo Carlito. Ito nga pong si King James Galang. Dahil po, tila nagkakaroon po ng, kumbaga nagkakaroon po ng duda. Ang iniisip ni King James ay pinipirahan lang yung kanyang lolo. Pinipirahan po. Nitong mga magulang ng bata. Yes po. Ganun kasi kinukonsente. Po. Sir King? Good afternoon po, sir. I don't... Alam mo, may kaso dito yung lolo mo kung tutusin. Ayun nga po eh. 81 years old siya. Tapos ngayon, yung kanyang girlfriend ay 14 years old. Bawal po yun. May batas tayo tungkol dyan. Dapat, si lolo po ang awatin ninyo. Huwag po yung bata. Sinabihan na po namin, kaso kami po inasasabihan na pakialam meron eh. Tama lang po yung pagsabihan nyo siya, kahit na lolo siya, para tinutuwid nyo po siya dahil siya po'y napupunta sa baloktot na landas. Opo. Siya ang may kalalagyan dito kung tutusin. Paano siya nakakilala nitong 14 years old? Dati po atang nag-aaral dito sa may barangay namin. Ano bang trabaho ni lolo? Siya po'y nagpa-tricycle driver. Ngayon meron po siyang pa-talending ng mga motor. Tapos ngayon, nakilala niya itong bata? Yes po. Nakilala po niya ngayon, nasa amin. Hanggang sa naging close ata sila. At nung nalaman ng magulang, sumunta na rin yung mga magulang. At yun pa, unti-unti, ay hihingi ng pera. Ngayon, motor na may motor silang isa, binigay sa kanila, may kolong-kolong sila. Yung mga magulang ba ang nagpakilala sa kanilang anak dito kay Lolo? Hindi naman po. Nakilala po siya nung anak. Tapos, nung napalitan na sa buong baryo, dun pa lang sumulpot yung nanay. Pili lang siya ng cellphone, tag-isa sila nung bata. Tapos nga po yung sa motor. Tapos minsan, sa kwento nung tindahan sa harap namin, bumili ng manok yung lolo mo, isang kilo. Tapos kinabukasan, isang kilo ulit, mga ganun. Magkasama na ba sila ngayon sa isang bahay, itong si Lolo at saka yung 14 years old? Hindi naman po. Pupunta lang po yung pamilya sa bahay. Para? Yun po, doon po sila kakain, magmimerenda. Tapos pag may kailangan sila, doon sila pupuntahan. Baka kailangan po nila ng motor, yun po, kinuha nila. Ang ganun. Kung totoo siyang sabi mo, kinukonsinti. Parang ganun po kasi yung observation ko bali sa almost 2 months na rin. Lolo Carlito. Po. Hindi po tama itong ginagawa niyo po na makipagrelasyon po kayo sa isang minor de edad, 14 years old. Bawal po sa batas natin yon, Lolo. Pwede po kayo makasuhan dito, Lolo. Tama itong ginagawa ng inyong apo na ngayon pa lamang kayo po ay pinaghiwalay. Apo. Kaya nagsusumbong sa amin. Hiwalayan mo na ito, Lolo, okay? Apo. Tigil mo na. Magkano na pong pera na ibigay niyo po sa pamilya nitong minor de edad? Wala po. Merienda-merienda. Merienda-merienda lang. Apo. May maniniwala ba sa inyo, Lolo, na merienda-merienda lang ibinibigay niyo sa pamilya ng bata? Merienda-merienda lang. Kapalit nung isinurrender nila yung kanilang anak sa inyo? I don't think so. Sabi na nga po ng inyong apo, nagpapautang daw po kayo, nagpapahiram ng motor. Hindi po, ulog boundary. O kaya nga, so binigyan nyo ng motor itong magulang ng mga bata? Opo, meron silang every week, meron silang binibigay na pansahagin boundary. Pero Lolo, hiwalayan mo na to, Lolo, ha? Opo. Ma'am China. Hello po. Bakit nyo kasi pinapayagan yung anak nyo na makipag-boyfriend dito sa 81 years old? Hindi ko naman dito pinapayagan, sir. Pumupunta pa kayo sa bahay mismo nitong si Lolo. Bali po, kaya lang po kami pumunta doon kasi nagpapamassage po minsan si Tatang, nagpapalaba po, nagpapalinis. Sino po nagmamassage kay Tatang, kay Lolo? Ako po. Tapos minsan po, pumilaba pag Sabado or Linggo, tapos nagpapalinis po. Kaya po pinapakain niya po kami doon. Alam niyo ba na itong si Lolo at inyong anak ay magkarelasyon? Ay, wala po. Wala po. Kasi pinasama ko lang po talaga yung anak ko para lang po makatulong ko siya. Hindi po na marami po yung labahin o ano po yung limitin. Kaya po gano'n lang sinasama ko. Lolo. Yes po. Paano mo niligawan itong bata? Tanong po na isang netizen. Bakit yung bata pa talaga ng kursyon ng dahan nyo? Marami naman pwedeng ligawan dyan na nasa tamang edad na. Bakit ito pa? May gatas pa sa bibig. Hindi ko naman niligawan. Hindi nyo niligawan? Ang kuwan lang. Yung joke-joke, ganun lang. Joke-joke lang sa inyo, yung batas, hindi nagjo-joke. Hindi niyo pwede sabihin sa batas, joke-joke lang po yung relasyon namin ng 14 years old. Hindi totoo yun. E sasabihin ng batas, ganon, joke-joke. Pero ikaw yung nakipagtalik sa minor de edad, kulong ka, di ho ba? Sofia, bakit ka nakipagrelasyon dito kay Lolo? Alam mo naman, bawal pa. Hindi pwede sa edad mo. Wala kang relasyon ni Lolo. Wala kang relasyon ni Lolo? Wala
lahat po. Mali po yung bintang nila sa amin. Dinideny mo? Mali naman po kasi talaga wala naman po kami ginagawang masama. Okay, mula ngayon, Iha, ayoko nang pupunta-punta ka sa bahay ni Lolo at yung mga magulang mo, si nanay mo, huwag nang pumunta kay Lolo para hindi na kayo pag-isipan ng hindi maganda, okay? Kung totoo yung sinasabi mo. Opo. Huwag na. At ayoko nang pupunta-punta ka sa bahay ni Lolo. Opo. At hindi ka na may ipagkita sa kanya kahit kailan. Pag naging 18 ka na, pwede na siguro. O 19. Nasa tamang edad ka na. Sa ngayon, hindi pa pwede talaga. Opo. Kasi makakasuhan tong si Lolo. Makukulong to. Mahal mo ba si Lolo? Hindi po. So ibig sabihin, wala talaga kayong relasyon kasi hindi mo siya mahal. Opo. Bakit ka pinagbibintangan na karelasyon si Lolo? Naglalaba lang po kami kina Mama tapos pinagmemeryenda tapos ang hiram lang po ng motor. Yun lang po, kaya po napagbintangan kami doon. Wala pang nangyari sa inyo ni Lolo? Wala pa po. Hindi ko pa po gusto. Hindi mo pa gusto? Ayoko po matipag-relasyon. Hindi mo pa gusto kasi bata ka pa pero kung nasa tamang edad ka na gusto mo na rin. Parang ganon. Opo. Huwag ka nang pumunta doon kay Lolo, okay? Opo. Sige, very good. Nanay! Hello po. Huwag na po kayong pumunta sa bahay ni Lolo. Sige po, wala pong problema sir. Para hindi na okay pag-isipan ng kung ano-ano pa. Opo. Rezan, Miranda, Bausi, Focal, MSWD, Araya at Pampanga. Ma'am Rezan, magandang hapon. Pero pagagawan ko pa rin kayo ng assessment, Nanay China, yung anak nyo, magpapapunta po ako ng taga-MSWD para gawa ng assessment at bibigyan ng intervention, payuhan, kung ano yung mga narapat tulong na may bibigay ng ating gobyerno, ng ating mga social worker para sa inyong anak. Kasi nga po, siya ay napagbibintangan na may relasyon sa isang 81 years old. Okay? Apo. Sige po, magpapapunta po ako dyan ng social worker sa inyong bahay para kayo kausapin. Mag-ina. Salamat po, Nay. Chairman? Una, gusto ko po ma-assess itong bata at itong nanay. Gawan po silang assessment ng isang social worker. At tingnan kung may katotohanan ba o wala yung sumbong. And then number two, kung ano pwede mabigay ng intervention o tulong dito sa mag-iina, lalo nga sa bata. Pakimonitor na rin po, Chairman. Siguraduhin po, nangako naman po sila, Chairman, na hindi na magkikita pareho. Pakimonitor, siguraduhin po na hindi magkikita na itong dalawa kahit kailan. Maliban na lang siguro, pag dumating na sa tamang edad tong si minor de edad, pag siya naging 21, wag lang 18, no? Naging 21 years old na siya, pwede na. Di ba? Hindi natin siya pwede pigilan dahil nasa tamang edad na. Apo, Idol. Salamat po, Chairman. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. King James. Yes po, Idol. Ayan, napaghiwalay ko na sila at hindi na sila magkikita at imomonitor ni Chairman yan, maging ng ating mga taga-MSWD. Okay, salamat po, Idol. Maganda ito ginawa mo. Maaga pa lamang, pinating mo sa mga kinukulan, nakarating na. At para hindi na pa humaba pa yung kwento tungkol dito. Okay? Opo, naisip ko na rin yung future na mangyayari sa lolo ko kasi makabalik tayo pa siya in the future. Kasi later on, pwedeng sabihin na ni-rape. Yes po. Inisip ko rin po baka kasi mabuntis siya sa iba tapos sa lolo ko pa ako kahit hindi na siya pwedeng makabuntis. Sabihin ko siya yung nakabuntis, baka ganun. Well, pwede rin yan yung nasa isip mo, possible, pero ang pinakamaganda, ngayon pa lamang, nasabi mo na sa amin at hindi na sila magkikita ulit at wala na mangyari. Yung mga pinangangaban mo, hindi na mangyari yan. Para po matigil na rin po yung mga usap-usapan sa labas ng bahay, kada lalabas ka, tinatanong. Lolo, may mga netizen ang nagtatanong, bakit daw sa edad ninyo, kayo po ay mahilig pa rin? Pwera ho sa minor de edad, ha? Kaya nyo pa rin ba ho, Lolo? Hindi na po siguro. Eh kung hindi na pala, bakit pa kayo naghahanap? Para saan? Pahalik-halik, ganyan. Kiss-kiss lang? Wala nang problema, Lolo, kasi binata ka naman ata, biudo? Opo. Pwede ka naman makipaghalik-halik kung kani-kanino dyan. Huwag lang po sa minor. Opo. At huwag lang po dun sa may asawa din. Opo. Dun sa dalawa. Ngayon, kung nasa tamang edad, tapos dalaga, pwede niyo pong ihalik-halik kung gusto. Kayo ba yung nagro-robust? Hindi po. Nasubukan niyo na po mag-robust? Hindi po. Okay. Well, malay mo, Lolo, dumating yung time, nagkaroon ka ng girlfriend na nasa tamang edad, pwede niyo bilhin yung robust. 81 years old na po kay Lolo? 84. 1937. So, ilan yan? Lolo, ano po yung sikreto nyo? At maganda pa rin po yung kanyang pangangatawan at ang inyong pag-iisip, pananalita. So, 84?
Wala naman pong, wala po akong alam. Basta awanan siya sa tayo. Malakas pa po. Kaya nga po, at meron pa rin yung gana. Siguro puro gulay kinakain niyo po, ano, Lolo? At natutulog po kayo sa tamang oras at palagi nag, naglalakad-lakad, exercise. Opo. Nagka-tricycle. 84 years old, namamasada pa rin. Wow. Opo. Ba't dito lang kayo magpahinga muna, Lolo? Paubahan niyo na sa mga apo niyo. Pwede naman pong pahinga, kaya lang gusto kong ma-exercise ang katawan. Tama nga naman. Kaysa sa bahay ka lang, hindi ka na-exercise, eh baka magkasakit ka lang. Iyan ang sinasabi ng ibang tao. Lalo kang hihina. Maganda po po, Ma'am Rezahan. Yes po, Dr. Nanfotor. Okay, ma'am, meron po kaming ipapa-assess sa inyo at bigyan nyo rin po na intervention. Ito po minor de edad na di umano pinagbibintangan po ng isang kamag-anak ng karelasyon ito minor de edad na 81 years old. Pakibigyan nyo po ng assessment, paggawa nyo po ng assessment kung totoo yung sumbong A and then B to make sure na hindi na po magkita itong si Lolo at itong minor de edad. And then C, kung ano pong pwede maitulong sa bata, bakit ho siya nagkakaganito at napapalapit po siya sa isang 81 years old. Pwede ho? Okay, yes po sir. Sige po sir. Ibibigay po namin yung complete address po ma'am off air para madalo niyo po ma'am ha? Okay po, para po home visit na rin po ng lang sir. Madam Rezan, sobrang thank you po ha. Magandang hapon po madam. Okay po, thank you po sir Rocky. Thank you po. O yan lolo, may nagsabi. Pogi raw po kayo lolo. Buo pa raw ang ngipin ninyo. Ano yan lolo, postiso o original pa yung mga ngipin nyo? Wala, postiso na. Ayun. Well, si Aaron po ang nagsabi. Oh. Pogi ni lolo, buo pa ang ngipin. Okay, Sir Aaron, postiso na raw po yan. Pero lolo, ako po'y hanga sa inyo at magaling ho kayo mag-alaga ng inyong sarili, ng inyong katawan at na-maintain nyo po yung inyong maayos na pangatawan sa inyong edad na 84 years old. At salamat po. At nakapagpasada pa kayo. At dahil dyan po, ako'y saludo po sa inyong lolo. Because you take good care of yourself. Pero lolo, wala na pong mga minor de edad ha, please. Apo. Mabuhay kayo lolo. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Salamat po, Sir King James. Magandang hapon po, Idol. Salamat po sa tulong.